Sir, wala yung rock ni generate. Nahanap ko nga din eh. Nawawala eh. Nakalimutan ko na tawag dun. Hindi, nandiyan lang yun. Nanapin natin. See, sir. Later. Hindi pa rin siya... Enabled only. Nandito lang. May sasali, ano, yung VP of Education natin. Si, magkikisilip. Magbibidyo ba tayo sir? Hindi na. Ha? O, magbibidyo pa rin tayo. Mag-ano pa rin. Dali lang. Hindi pa pala nakashare. No? Nakikita niyo na ba yung screen? Yes, sir. Okay na. Saan tayo kanina? So, hinahanap ko yung rock generator, hindi ko makita eh. So, meron pang isa, yung landscape naman. So, punta kayo sa add-on, then landscape. So, ito, yung ANT landscape na to. Okay, so pag naka-enable yan, pag nag-shift A kayo, punta kayo sa mesh, then punta kayo doon sa landscape ito. Mm-hmm. So pag-click nyo yan, meron na kayo kagad kayo landscape. May landscape na kagad sa kayo. Then, meron pa kayong presets dito. So baka naka-minimize yan, i-click nyo lang yan. Then, dito sa operator presets, dyan kayo pwedeng pumili kung ano yung gusto nyo maging itsura ng landscape nyo. So marami yan. Pwedeng canyon, pwedeng dunes, parang disyerto. At the same time, pwede mo pa rin palitan yung seed niyan. So pwede kang gumawa ng... Sir, example, paano yan pinalabas? Yung nasa kalibong yan? Ali, ito? Lalabas... Lalabas lang yan pag oras na kabalka-add mo pa lang. Paglagay ka ng add. O, so pag nag-add mo. So for example, nag-add ako, di ba? Pag-add ko nito, ayun. Ito siya. Ito na kagad yan. Pero, pag oras na nag-click ka sa labas, nag-click and drag to, yan. Nag-click, nag-select ka sa labas. Mababal. Wala na yun. Ah, as object na yan, hindi na siya. Hindi mo na may edit yan. Kaya be sure na pag oras na nag-add ka ng landscape, eh, iset up mo muna rito. Huwag ka muna mag-select ng iba. Okay. Then, may select mo yung ano niya. Kung ano yung... Gano. So, kung pwede mag-type ng random number dyan. Lucky number. Tapos, yung mismong rock mo, kung for example, gusto mo mag-generate ng bato,
piliin mo dito is yung rock ito. So, yung ganun din siya. Bato. Kaya nga. Tapos, pwede ka pa rin mag-set ng iba't ibang ano yun. Style na bato. At meron, may iba't ibang ano pa yan. Meron pa yung kunyari, pang ano, yung ano, ito siya. Yung planet generator din. So, alam niyo na kung paano ginawa yung ano. Yung bato. Yung bato. Yung bato dito. Magsiset na si ate ng next goal. Yung ano naman, habit. Wala, wala pa. Hindi po mabalik eh. Para ano na uli yung ate? Yung grass. Sir. Yung grass, ang ganda tingnan. No? Yung grass. Ito, grass. Itong grass. Oh. Hmm. I-pecorate nyo isa-isang piraso yan tapos i-multiply nyo lang ang particles. Hindi nga. Okay, dyan na si leave the meeting. Particles lang yan. Ganun ba? Kung add-on oh, yan, nakalimutan. Yeah, particles lang yan. Kanina. So, kung first of all, click ko siya. Ko maklik. Sir, nawala audio mo. Hindi, hindi. Hello? Okay, hindi. Hindi pa siya nagsalita. Hindi pa, hindi. Inahanap pala yun. Namiss yung boses. Namiss mo ka agad eh. sa dami nung ano eh. Ah, ito. Hindi pala ma... Dinisable ko lang pala kasi. Hindi ko maalala kung ano yung pangalan ng add-on kanina para dun sa ano kanina? ANT Landscape. ANT Landscape para dun sa ano, pag-add ng generator ng ano. So, ito siya. So, particle lang yan. So, tatlong particle siya. Iba yung particle dito. Iba yung particle nung... So, disable ko ah. So, ayan siya. Iba yung particle ng matataas na damo. Mm-hmm. Then, iba yung particle ng isang grass type na to. Then, iba rin yung particle ng isang grass type na to. So, magkakaiba textures to. So, kahit gano'ng karaming particles ang i-combine nyo dyan. Nice. Tapos, yun nga. Dahil... So kung for example, kung yun, hindi naman nakikita sa camera, huwag mo na i-model. Mm-hmm. Kaya kung titignan natin to, ayun lang siya. Yung nasa ilalim ng damo, sir, yung parang ano niya? Alin? Ito? So landscape lang yan. Landscape lang yung ilalim. Yan, landscape lang yan. Manipis na manipis, landscape lang yan siya. Mm. Okay. Ang purpose lang nun, para yun, dun lang tutubo yung damo. Oh, dun, lang dun lang tutubo yung particles. Ah, ganun ba? Pero pwede yung sample, simple plane, tapos damo. So, for example, so gawa tayo ng plane. Yan. Then, punta ka dito sa particles tab, ito. Okay. Okay. Then, click nyo yung plus. So, by default, particles talaga yan. Kaya yan ang lalabas. So, okay. Ang pipiliin mo, hair. Yeah. Mm-hmm. Then, i-define mo dito yung length ng hair na yan. Okay. Okay. Ayun, damo na! Yeah. Tapos, yung mismong damo na yan, pwede mong i-edit yung mismong behavior ng mismong ano behavior, na to. Yun, behavior no. Nito. So, nasa tayo nyo, kung, pwede, kung gusto nyong manual, kung gusto yung manual, punta na lang dito sa object mode, then particle edit. Tapos meron kayo dito, supply. Anak na.
Kung, ah, okay. Familiar to. Parang nasa 3D Max at ano to. C4D. Yeah. Parang so, ganun niya eh. Suklay-suklay lang. Yan. Nice. Meron ka ng damo. So, yung mismong pang-suklay mo, pwede mong taasin yung radius nun. Para mas malaki yung affected na part. Movement, oh. Kapag tapos ka na dyan, balik ka na sa labas. Oh, yan na yung mismong itsura noon. Tapos, madi-define mo pa rin kung ano yung mismong size niyan. So, kung for example, yung mismong properties ng shape, dito mo i-define yung mismong size niya, yung diameter ng bawat ano. Eh, kaya siya naging itsurang damo. Tapos, kung gusto mong paramihin pa siya, dito sa children, damihan mo siya, nadami na siya. So, yun. Ang dami kang kakalikutin na setting para ma-achieve mo yun. Tapos, kung for example, mas gusto mong makokontrol mo yung mismong growth niya, kasi pantay-pantay halos, di ba? So, delete ko muna to. I-delete ko yung edit ko. Balik ko yan dyan. Tanggalin ko muna yung children. Damihan ko ngayon to. Ngayon kong 3,000. Ito yung dami nung mismo, ano, nung hair mo. Huwag nyo lang masyadong damihan. Baka maghang na yung system nyo. So, ngayon, yung mismong tubo nito, kasi yun, pantay-pantay, di ba? So, pwede mo pa rin kontrolin yan. So, mag-a-add ka ng texture mo. Then, itong texture na to, yan ang magkocontrol ng mismong kung gaano ka dami yung mismo clumping na gano'n. So, for example, mag-add ako ng blend dito ng clouds. Add natin yan. Lakihan lang natin to. Then, baguhin ko lang yung contrast niyan para medyo mas makita natin yung difference niya. Tapos, sa influence dito, ito yung texture, di ba? So, influence, imbis na general time, yan, check ko yan. I-check ko ngayon yung hair length ito. Ayun na kagad. Iba-iba na siya. O, iba-iba na. So, base ngayon siya dito. Wow, ayos ah. Nice. Sir. No. Sir. Parang lumagpas ata tayo. Kasalanan niya dyan yan. Nagtanong eh. Okay, so balik tayo dyan sa ano. Masyadong naliw sa damo eh. Okay. Nagsimula sa bato. Nagsimula sa bato. So, okay. Okay, so. To be explored. So, balik natin. So, open na natin ngayon yung boot. Yung project 1. So, ganyan itsura niya. So, baka sa inyo, ganyan itsura. Or ganito. So, punta lang kayo sa shading mode. Sa shading workspace. Ito siya. So, ganyan magiging itsura ng workspace nyo. So, ang gagawin natin is mag-a-add tayo ng texture. So, dapat meron tayong ginagaya. I-open ko yung finished product. Ako ba nilagay? Dito sa 2020. Ito ata. Okay. So, yan siya, no? So, una natin is yung column. Ito. Yung mga columns natin. So, click natin yung column. Then, click nyo new. Then, i-adjust nyo lang yung base color. Ito. Ngayon, kung meron kayo nitong image na to, pero hindi naman necessary na kailangan nyo i-follow to. No? Pwede nyo i-read,
pwede mag-gumawa ng sarili niyong texture, pwede rin kayo mag-gawa ng sarili niyong kulay. Bahala kayo kung paano niyo gawin niyo sarili niyong design ng boot niyo. Bale, kumbaga magkakaibang exhibitor kayo pero iisa yung design ng boot. So, sa akin, ang gagawin ko, dahil nandito na yung mismong image, kiklik ko to, then click ko lang yung eyedropper. Eyedropper, then click ko doon. So, automatic, nakikita nyo na kagad yung result. Ngayon, kung gusto nyo pang pimplahin yung mismong behavior ng texture, makokontrol nyo yan dito sa roughness. Kung gaano kakintab, kung makintab ba yung, kung paano ba yung finish ng kulay. Kung makintab ba, or matte glossy ba siya, or matte finish. So dito nyo lang kukontrolin yun. Tapos yung mismong call. Paano kung halimbawa may gusto akong isang material na gusto kong i-apply sa several objects na nasa workspace? Ah, ito. Ang gagawin nyo lang, so kung for example, tulad niya na, di ba itong mismo nasa ibabaw nito, orange din. I-complete, separate object na yan. So ang gagawin mo lang is, click mo muna yung mismong object gusto mong magkaroon ng material. Then, secondly, i-select mo yung kung saan yung gusto mong gayahin na material. Okay? So selected na silang dalawa, di ba? Be sure na yung select, yung pag-select mo is ganun sequence, ha? Select mo yung mismong ano, gusto yung material na wala pa. Target. Then, select mo yung paggagayahan. Then, press mo sa keyboard, Control-L. Control-L, ha? Teka, maka-disable na naman pala yun. Maka-disable ulit ang keys. Yan. So, yan. So, Control L. Then, okay. Materials. Automatic na ito. Nice. So, okay. So, kung for example, marami kong i-select. So, i-select ko itong dalawa. Select ko to. Then, kung ano yung pinaka-last na i-select ko, yun yung paggagayahan. Nice. Maliwanag. Okay. So, kung for example, marami tayong objects dito. Nag-add ako ng box dyan, another box dun. Nag-add ako ng cube dito, ng circle dyan. Nag-add ako ng cylinder. So, kung sineselect ko lahat yan, kung ano yung last na iseselect ko. So, for example, iseselect ko itong last. Then, Control-L. Materials. Yun ang gagayahin niya. Okay. Okay. So, ganun lang, ha. Ngayon, kung naka-enable yung mismong add-on ng machine tools, na-download nyo na yun, di ba? Yung machine tools. Yep. So, be sure na naka-enable yan. Ang gawin nyo ngayon is press nyo yung page up sa keyboard ninyo. Kita yun? Yung lumabas yung pie. Page up. Page up sa keyboard. Nakita nyo? Sir, paulit. So, click nyo dito sa viewport, then press nyo page up. Page up. So, pag lumabas na yan, punta hindi kayo. Hindi mag- naka-enable ba yung add-on? Be sure na naka-enable tong ano, machine tools. Hindi pa yan nag-install yata eh. Naka-enable. Woo! Maniwala. Share screen. Share screen. Oo nga, naka-enable nga. Pindutin mo lang page up. Page up. Hindi gumagana, sir. Naka, baka naka-numlock. Hindi.
Select hindi. Object as page up. Hindi, wala kayo si-select. Wala kayo si-select na object. Click mo lang sa ano, gilid. Click lang dito. Okay. Then page up. Ayaw nga. Ayaw talaga? Yeah. Tignan mo dito. Tignan mo dito sa ano. Tignan mo dito sa add-ons. So sa machine tools. Click mo tong key maps. Key maps. Wait. Edit. Preference. Edit. Preference. Machine tool. Key maps. Ito na. Itong, okay. Ganyan dapat. So tignan mo dito. Dito yung shading pie. Ito. Yung shading pie na to. Yung shading and overlays. Keyboard. Ano nakalagay? Page up. Pwede mong palitan yan kung ayaw. Baka na masira yung page up mo. Wait. Keyboard. Okay. Yeah, siguro. One? Oh, bala ka. Palit, pwede mo palitan later on. Okay. Pero, di ba dyan din yung additional object na 3D objects? Saan mo ba binago yun? Alin? Mga additional mesh saka object na... Ay, iba pa yun. Nasa na... Ano ba yun? Pero machine tools yun. Wala. Hindi. Built-in yun, Sir Manny. Built-in yung additional objects. Itong machine tools, ito yung dinownload natin sa Gumroad. Sir, dun sa status bar, lumalabas no more keyframes to jump to this direction. Share mo yung screen mo. Share screen. Naka-prostrate ah. Ayaw. But yan, you cannot start screen share while other participants. Andre. I-disable. Andre ah. Yan. Try mo ngayon. Okay po. Share screen. Okay. Yeah. So, punta ako sa edit, preference, yung key maps. Oh, tama. Tapos, shading pie, check, keyboard, up arrow. Okay. Punta ako sa object, tapos press ko arrow. Wala pa rin? Wala. Dali ah. I-try natin i-remote. Okay ba? Okay na? Approve. Ako na to? Apo. Ay, gumana. Tay ka ngayon, ahak kita. Yari ka ngayon. Eh, ba't ganun? Ba't sa akin? Dali ah. Balik na lang natin sa default. Waga na eh. Ikaw talaga. Page up mo. Page up. You know. Wala pa rin? No more. Sa akin, ang lumalabas, no more keyframes. You know, sa baba. Ba't ganun? Teka, balik nga tayo. Okay. Baka may set up yung aking keyboard dito. Baka yung keyboard mo. Oh, yun o. Nagpipita pa o. Gumagana eh. Page up ako. Ayaw. Wait, Hindi. Tanggalin ko na yung remote. Okay. Okay. Yan, ikaw na. Page up pa. No more. Ganun pa rin. No more yung lumalabas. Try mo kaya... Yung eye.
Try mo kaya restart yung ano mo, yung Blender mo. Baka merong setting yung Windows mo. Don't save. Restart ko yung Blender. Oh, yan. Okay. Try mo ngayon, pitch up. Ganun pa rin! You know, the highlight. Pag clinic ko to, ang nakalagay, ay, nawala yung kanina. No more keyframes to jump. Kanina may nabasa ko dito, Winman. Winman. Baka Windows naman yung Manager. Oh, Windows Manager yun. Pero teka, hindi dapat eh. Depende ba yun sa laptop? Maaari, baka may merong mga usually may mga function keys 'yan, 'di ba? Okay. Pero gamitin natin sa Rian yung page up. Hindi, pwede mo lang palitan. Palitan mo lang. Okay. Palitan ko lang combination keys siguro. Oh, siguro. Lagay mo control alt delete. Paano yun binago, sir? Right click. Oh, click mo lang. Oh, tapos yan. Tapos, siguro control alt shift. Dami naman. control Alt 1. Ayaw. Kasi baka may mabago akong command. Control Alt L. Meron ba yan? Ayaw, wala. Alt L. Okay. Close. Alt L. Yun, lumabas. Yun, ayan. Okay na. Ayan. Alt L. Sorry. Keyboard. Keyboard. Keyboard, Daya. Kabit ka ng Bluetooth keyboard. Pwede. Nawala yung aking USB. Okay, so ang gagawin nyo lang, so page up, okay, ano, basta ilabas nyo yung shading pie na to. Then piliin nyo, high. Ito. So ang ginagawa lang nun, kung titignan natin dito sa setting niya, so balik ko to ah, balik ko sa none. Ini-enable niya yung ambient occlusion, bloom, saka itong screen space reflection. So, anong ginagawa nun? So, pag wala yung ambient occlusion, pansinin niyo yung corner na to. Nagkakaroon ng definition yung mga corners mo. Lumalim siya. Maganda. Then, at the same time, yung mismong reflection, ng mismong katabi niya ng geometry, pag naka-off to, wala yun. Pero pag naka-on yung screen space reflection, ayun, nakikita mo yung katabing geometry niya. Tapos na adjust mo rin yung mismong reflection na yan based dito sa roughness mo. Lakas niya. Okay? So, the more na mas matingkad yan, mas ma-klaro yung mismong reflection mo. Okay, so next is yung mismong platform ito. So yung platform, click natin yung platform na yan. Mag-add tayo ng dalawang material na ngayon. So ito actually, yung nandito sa sample ko nga is tatlong materials to, no? Pero ang gagawin lang natin is yung dalawa lang muna. Sige. Gawa tayo ng gray material. So, rename natin to gray. Then, click ko to. Copy ko na yun. Share na yung gray material natin. Then, okay. Sunod is mag-a-add tayo ng another material. So, pag mag-a-add ka ng another material, nawala na yung new material dito. Diba? So, paano ka na mag-a-add? Oh. So, para makapag-add ka, i-click mo ngayon tong plus na to. Ayun. So, pag-click mo ng plus na yan, magkakaroon ka ng blank slot dito.
Then saka ka kayo, mag-click ng new. So, type ko dyan is carpet. Ngayon, ito, ayun ko kung alam nyo na to, download kayo ng textures sa sketchuptextures.texturesclub.com. Or, simply mag-type na lang kayo ng carpet niya sa Google. Type nyo is yung tileable. So, pag ayos na click yung tileable, ilalabas na ng Google kung ano yung pwedeng tileable na carpet, no? So, pag for example, pili lang tayo ng medyo maganda-ganda itsura naman. Ito na lang. Kaso mayroong backstore stock. Ayun, oh. Yeah, watermark. Kailangan mo i-delete yan. Ito naman, meron yung ano watermark. Ayun. Ito, mukhang wala. So, pag okay na yan, right-click mo yan, save as image natin. Then, save ko lang to as ano. So, pag oras na gumagawa kayo ng project niyo, as much as possible, meron kayong tinatawag na textures folder. Or sa akin, yung ginagawa ko lang is text folder. So, doon ko nilalagay yung mga iba't ibang carpet ko, yung iba't ibang textures ko. Okay? Then, nabigit kayo kung saan nandun yung mismong ano na yun. Nasa desktop. Then, text folder. So, ito siya. So, kung gusto na natin siyang i-add dito, ito gagana lang to pag sa, ano ah, pag sa material na ganito para sa object. Sa, ano, sa environment, ibang procedure ah. So, click and drag ko to. Then, connect ko na siya dun. Sa color. Okay. Dirinag mo lang diretso yung JPEG dyan, sir. No, dirinag ko lang. Mag-create na kaagad siya. Ayos. Mag-create na siya. Ngayon, okay, mauubos na naman daw yung oras. 10 minutes na lang daw. Bilis ng oras, no? Tapos, para mag-appear siya dito, kasi ngayon, dahil ang nauna nating na material is yung gray. Di ba? So, kaya ngayon, ang nakikita lang niya is yung gray material. Itong mismong carpet material na to, wala pa. Kailangan pa nating i-assign yan. So, paano natin i-assign yun? So, pupunta ngayon tayo sa edit mode. Punta tayo sa face. Face mode, ito. Okay. Then, isi-select natin itong pinaka-ibabaw na face. So, click lang natin yan. Lahat ng ibang kiklik. Yung na-ibabaw na yun. Then, click natin yung carpet. Then, click yung assign. So, yun ang kagad siya. Ngayon, pansin nyo, masyadong malaki yung mismong grano niya. Ano, no? Yung mismong, ano, baga, yung isang pirasong image na yun, ipinilit niya i-exacto dun sa, ano na yun eh. So, paano natin makokontrol ngayon yan? So, mag-i-introduce tayo ng yung mismong mapping coordinates natin. So, ang gawin lang natin, dahil naka-enable naman yung node wrangler natin, i-click lang natin tong texture slot na ito, tong texture na to, click natin yan. Then, press nyo control T. So, magkakaroon kayo nitong mapping na to at tong texture coordinate. Kung wala kayo ng node wrangler na naka-enable, ang gagawin nyo is shift A, then type nyo rito mapping. Click nyo yan. Ito siya. Then add kayo uli. Then type nyo rito texture coordinate.
itong dalawa. So, ang gagawin nyo is, i-coconnect yung UV map, lagay nyo sa vector. Okay, sa vector yan. Then, itong vector na to, output na to, ilalagay nyo doon sa vector input itong texture slot. So, yun lang ginawa nito. Nag-shortcut lang. Okay? So, be sure na pag, pag oras na gusto nyo gawin yung shortcut na yun, naka-enable yung node wrangler. So, delete natin yan. Press natin X. Then, connect natin itong dalawang to. Press ko F. F lang para mag-connect yung dalawa. F. F sa keyboard. Okay. Ngayon, nagkaroon tayo nito ngayong scale ito. Itong scale na to. Pansinin nyo dito, ano mangyayari pag pinaasan ko itong scale. Dumadami yung tiling ng mismong ano niya. Yung mismong tiling. So, ibig sabihin, so, kung itong select ko yung dalawang yan, kahit kung, for example, 10, yun na yung ngayon, magiging mas pino yun. Okay? So, kung gusto ko pang taasan yan, kung yung 15, para mas pino yung carpet. Yun, yung carpet na kailangan. Okay, so labas na tayo sa edit mode. Punta tayo sa object mode. Baka bigla maputol, ha? I-continue lang natin. Ngayon, kung titignan natin to, punta tayo doon sa medyo nasisinagan. Hindi siya mukhang carpet, di ba? Flat. Mukha siyang mukhang sticker, eh. Sticker. Sticker niya. So kung ano, hindi mo iti-take into consideration na dapat mayroong bump na nangyayari diyan. Ang yeah. Render, ang output ng render mo eh, yun nga. Hindi mo kang realistic. Kasi yung mga minor detail na yon, yung mga bump surfaces na yon, yung mga reflection ano na yon, yun yung nagbibigay ng realism sa renders mo. Oh, okay, so yun ang napaka-importante. So ang gagawin natin ngayon is yung mismong carpet texture na to is kailangan natin kunin yung black and white information niya. Kasi yung black and white information na manggagaling dito, yun ang magdadrive ngayon nung mismong bump texture natin. Wow. Okay? So, paano natin gagawin yun? So, ang gagawin natin is mag-a-add tayo ng panibagong node. So, shift A, itatype natin dito is SET. Mag-separate. Then, isa-separate natin yung RGB nito mismong ano na to, picture na to. So, titignan natin ngayon kung ano mangyayari. So, click natin to, itong dalawang to, then press natin F. Tapos, ito ngayon, meron tayong iba't ibang art, mga yung iba't iba, yung red, green, blue na output. Bawat isa niyan is nag-output ng black and white na image. Magkakaiba lang ang gray values. Ngayon, paano natin makikita yung output nun? So, ang gagawin natin is, habang selected to, ipipress natin Control, Shift, then kiklik natin yung mismong either, kahit alin dito sa tatlong to. Click natin. So, ang nangyari doon is, naggawa siya nito, yung viewer node na to. Kinonnect niya to, binypass ngayon ng Blender itong mismong, ano natin, itong material shader natin na to. Kumonekta siyang director ito. Ibig para ang purpose lang noon is para makita natin ano ba yung output na nilalabas nitong node na to. So ganun pag kung gusto niyo mag-diagnose ng kung ano ba nangyayari sa ano niyo, no? Kung ganun ang ano nagiging problem kung gusto niyo i-troubleshoot. Gagawa kayo nitong viewer na to para nakikita niyo ano ba nangyayari. Bakit ganun ang behavior ng mismong ano niyo, text ng material niyo. So sa case nito, habang nagki-click ako dito, apasin nyo, iba't ibang gray values yan. So, itong knowing na gray na ngayon ang ina-output nito, yung gray value na to, pwede na natin ngayon isalpak siya dun sa bump dito, sa normal mode na tinatawag ito. Itong normal mode na to, dito ngayon isasalpak yung bump material natin. So, considered na ito is bump material na to.
Pero hindi natin pwede siyang isalpak kaagad dito. Pag bakit? Anong kulay nito? Gray. Gray, oh. Gray yung mismong bilog. You know? Gray, oh. Ano, oh, ba gray, okay. Ano ba inihingi nito? Purple. Purple nga yung inihingi. Purple yan. Yeah, okay. So pag sinalpak ko yan dyan, so balik ko na to, no? Ito, i-connect ko na siya dun. Ayun, so, ang purple. So yan, ah. Tignan niyo mangyayari pag may sinalpak ko to dito. Kukonekta siya, pero hindi lumabas yung bump. Walang nangyayari. Okay. Okay? Ngayon, ang kailangan natin i-add is yung bump node natin. So, shift A tayo.